tao ang isang buntis. Sakot daw ang babae sa scam o mano ng pagsasanla ng pwesto sa isang talipapa sa Taguig. Narito ang report ni Bam Alegre. Sagot na nga, babayaran kayo eh. Nabalot ang tensyon ng presinto ng Taguig Police nang dalhin dito ang buntis sa si Reynaldine Dantes. Inireklamo siya ng estafa na humigit kumulang 60 na biktima niya umano sa isang scam. Ang modus daw ni Dantes, pagsasangla ng mga pwesto sa isang talipapa sa barangay Signal Village. Isa sa mga nabiktima, si Angel Tino. May mga ipinakita pa rin si Dantes na dokumento na siya ang may-ari ng stall. At may notarized din daw ng katibayan na naisangla na sa kanya ang pwesto. Ang problema, ang dokumento hawak niya, hawak din ng iba pang tao. Nagkita-kita na lang sila mga biktima sa barangay, pare-pareho ng reklamo. Personally po, 124,000 lang naman po din sa akin. Pero karamihan po dito sa amin, may mga maabot ng isang tao 2 million, may 800,000, 1 million. Pero umabot ng 61 kahit paano, sa 61 katao, umabot halos po ng mga more than 20 million na po. Estimated lang po within the Taguig. Kalahating milyon piso ang hindi pa naisasauli kay Ethel. Napagabag na lang siya dahil sa pagpasok ng 2019, tumigil na umano ang buwan ang hulog sa kanya ni Dantes. Total po ay 550K. Ang nangyari po kasi, ang pangako sa amin is yung stall, uupahan niya kami ng, sa 200 po, uupahan niya kami ng 8,500. Tapos yung 150, upahan niya kami ng 6,500. More than 1 year po akong inupahan, tapos last January, hindi na po siya nagbibigay. Nang magpang-abot si Dantes at ang mga biktima niya, di na napigilan ng iba ang uminit ang ulo. Tumanggi magbigay ng pahayag si Dantes. Ipinayo ng pulisya sa mga biktima na pagsama-samahin ang kanilang mga reklamo. Bam Alegre, GMA News.